araw guys! Today guys ay may i-roots tayo, tapos roots highlights. Kasi humaba na yung buhok ni Madam. Noong first time na pagpunta ni Madam sa akin para magpagupit ng semi-bob. At nung pagkatapos ng gupit ay nagustuhan niya. Yan, nagpa-kulay siya sa akin, nagpa-highlights siya. Tingnan niyo yung highlights sa baba guys, yun yung first naming highlights. Medium ash blonde yan siya dati, ngayon nag-light na siya guys. Yun din yung first niyang nagpakulay ng hair. So, nagustuhan niya. First ever kulay niya ng hair. Tapos, hinighlights ko pa. Ayan. So, yung highlights niya, isang taon na yan. Tapos, bumalik siya ng second time. Nagpagupit din. Tapos, nagpakulay siya. Tingnan niyo yung nasa level 7 yung color. Hindi yung highlights. Ayan, pinukulayan niya yan nung nakaraan. Tapos ngayon, bumaba na ng tuloy yung highlights. Tapos, meron na din siyang tubo na dark. Kaya, kukulayin na natin siya. Tapos guys, ayan, kinulayin ko na siya. Ayan, yung ginamit yung color niya na level 8 para mag-lighten yung tubo ng buhok niya. Ayan, i-level natin sa base na meron siya sa baba para mag-highlights tayo after. So ayan, mag-mix na tayo ng bleach. Ayan, as usual, ang ginagamit ko lagi 20 volume at saka yung Gikora naming bleach. And then, ayan guys, mag-mix tayo. 1:1 po guys. Kung gano'n kadami yung bleach, ganun din kadami yung oxidant. Dahil hindi tayo nagtitimbang dyan, of course, kasi tension burn, kailangan talaga yan sa buhay para mabilis ang trabaho natin. At meron na din akong hinandang foil. Ayan, ready to apply sa buhok ni Madam. At ito na pala yun, guys, yung color niya. After ko siyang ginulayan. So, yun yung base natin, guys. Tapos, ayan, gusto na nga yung ganyang color, eh. Gusto ko na nga din yung sa kanya yung color. Kaso mag-add tayo ng highlights kasi nasa pinaka-down na. Ayan, para maganda siya tingnan guys, yung highlights. And after ng ilang oras na may pag-foil, ayan na siya guys, na-foil ko na siya lahat. So, hindi siya masyadong maliliit na pag-foil kasi nga sinakto lang natin sa highlights niya sa baba. And then, tinanggal ko na yung pinakauna kong na-foil kasi ayoko siyang ma-over, babad yung bleach sa buhok ni Madam. And then, gagamit tayo ng 6-1. Ayan. Para yan sa pinakatuktok niya, yan ang kinukulay ko. And then, ayan, gagamit din ako ng 8-1 para sa lahat ng kulay sa buhok niya. At of course, ayan, nagmimix na tayo dyan para sa buhok ni Madam. Para sa roots niya. And then, ayan, time 2. Ayan, konti lang yan kasi medyo manipis naman ang hair niya. And then, ito na siya guys, after nating na-bleach. Tingnan niyo yung tuktok ko lang yung bleach, yung baba, hindi na kasi naka-bleach na. And then, ayan, time na siya guys para lagyan ng colors sa pinaka-roots niya. And then, after ko na-apply yung color na yun, ayan, nag-mix din tayo ng 8-1. Ayan, ilalagay din natin sa hair niya. Then, after nyan, charan, yan yung result niya, guys. O, diba, hindi yun siyang, may highlights na din yung, niya, pinaka, tuktok niya. Ayan siya, guys. Diba, ang ganda. Tapos, nagpagupit na din siya ng ganyang hair. Gupit. Hindi na yung may bob kasi, ayan, gusto niya yung ganyan lang, yung straight lang lahat. Of course, tinexturize ko din yung dulo niyan, pinakadulo para hindi siya mag, ayan, para hindi siya magtitikwas yung buhok ni Madam. Para kusa siyang mag-curve, guys. Ayan yung sekreto niyan. And, ayan, thank you so much for watching and bye-bye!